At para naman sa ating presyong palengke, andito tayo ngayon sa palengke ng Kabanatuan dito sa Kapitan Pepe para alamin ang presyo ng gulay Bagyo. Kasi nababalita nga na halos ang presyo ng repolyo ay napakababa. Ibig sabihin, bagsak presyo, lalong-lalo na. Hindi na halos tinatanggap ang mga gulay na repolyo dito sa Latrinidad Binggit. Kaya ibang mga magsasaka, itinatapon na lang ang kanilang mga tindang repolyo. Dito, tingnan natin ngayon, ate, ito, bagsak presyo ang kanilang repolyo. Ate, magkano po sa presyo ng repolyo ngayon? Akalain mo, 30 pesos na lang per kilo ang presyo nitong repolyo. Nakuntusin, nung nakaraang halos December, pumapatak ito ng 60 to 80 pesos per kilo. Pero ngayon, 30 pesos na lang ang presyo ng repolyo. At ang kanila namang presyo ng carrots, ate, magkano po sa carrots? Gulay ba? Eto, tumas po ba yung presyo? Ayun, 60 pesos yung maliit, ito 80 pesos per kilo. So ito, halos hindi naman gaanong tumaas ang presyo ng carrots, hindi rin bumaba. Same pa rin sa dating presyo. At kagaya nga nitong cauliflower, ang kanilang cauliflower ay nasa 100 pesos na lang hanggang 120 pesos. Ang kanilang sayote, nako, ito ang lalaki ng sayote. Nasa 50 pesos hanggang 60 pesos ang presyo nito. Ayan. So, titingnan naman natin ngayon ang presyo nitong talong. Eto. Ate, magkano presyo ng talong ngayon per kilo? 120 pesos. 120 pesos. Medyo mataas yung presyo ng talong, eh, no? Ito naman yung talong ay medyo mataas ang presyo, 120 pesos. At dito naman sa presyo ng asin, ayon sa DTI, magtataas ang presyo ng asin ng almost 4%. So alamin natin ngayon kung magkano naman ang pangunahing sangkap sa ating mga niluluto. Hindi masarap yung pagkain kapag walang asin. Ate, magkano per kilo nitong asin natin ngayon? 25 pesos per kilo. So hindi po ba tumataas yung presyo ng asin sa ngayon? Ngayon po, hindi pa po. Ay, hindi pa tumataas ang presyo ng asin. Pero inaasahan, ayon sa DTI, magtataas ang presyo ng asin. Ganon din, inaasahan din na magtataas ang presyo ng sibuyas, lalong-lalo na. Ito, sinalanta ng harabas yung mga tanim, lalong-lalo na dito sa atin sa Nueva Ecija, lalo sa Bungabong. Nako, Bungabong, Laor, Talavera, Lupao, isa sa mga apektado. Halos 200 hektarya na lumalabas na halos 2,000 sako ng sibuyas ang inaasahan na magiging damage nitong harabas, lalong-lalo sa ating magsasaka. Kaya inaasahan sa susunod na anihan, baka tumaas na naman ang presyo ng sibuyas. Sa ngayon, ang presyo ng sibuyas dito ay nasa 100 pesos per kilo hanggang 120. At ito, good news, ang kanilang sibuyas, magkano lang ate isang kilo ng sibuyas? 84. Ito, yung puting sibuyas, medyo mura ng konti, nasa 80 pesos lang. Pero itong hawak ko ngayon, 6 na piraso, it's only 30 pesos ang isang supot na ganito. Okay, medyo mababa ang presyo ng sibuyas, ate, maraming salamat. How about dito ate sa sili? Hindi pa ba tumataas yung presyo ng sili? Magkano nga isang kilo ng sili? 180 po yung kuha namin. 180, pero mababa pa rin ito sa 180, ito 10 piso isang supot. Kasi nga, medyo mababa pa. Ito halos umabot to ng 800 pesos bawat kilo. At yan ang ating presyong palengke, kasama si Angelmar Bumanlag at si Tuman Sanal, Smile Supetran III, para sa balitang Unang Sigaw.